Build. Infrastructure. Sooner, this highway above us shall be available for use. We're traveling here under the construction of the second level of the G. Araneta Avenue. And I came from the other side, Ramon Magsaysay Avenue, traveling from Sampaloc, Manila, now going towards Sergeant Rivera. And ito ngayon yung mapapansin natin, ang daming construction sa itaas. So mga kababayan, looking forward po doon sa napakagandang epekto nito. At salamat sa Diyos sapagkat mayroon po tayong ganitong mga development at patuloy po ang pagko-construct ng mga contractors. Medyo mabagal lang talaga dahil napaka tindi pala ng kalang gagawin. Kita nyo naman ang lalaki ng beams, ang lalaki ng mga poste. At isa lang sa naging hindi magandang karanasan na akin pong nabalitaan habang ito ay ginagawa, at ang marami pang mga paglilinis sa lahat ng area, halos naman no, lahat ng area ng City of Manila, at naging tanyag nga ho ang bagong upong mayor, punong lungsod ng siyudad ng Maynila, punong siyudad. At nitong nakaraang sona ng kasalukuyan nating presidente na si Ginoong Rudy Duterte, ang kanyang utos ay paglilinis. Personal note ko lang po no, talagang sa pagbabago ay merong malaking daan dapat tayong inilalaan, tayo mang mga mamamayan, kahit naman sa pagbabagong personal. It requires a lot of adjustments and it requires bigger adjustments. So basically, in the first place, it will really hurt. It will really displace a lot of people. It will really destroy even yung for decades ay pinagkakakitaan na tindahan siguro, o kaya property, o kaya wag na lang sabihin yung mga illegal parking spots na kailangang madaanan ng proyekto ng pamahalaan. Siguro pati yung mga hanap buhay ng ating mga kababayan na matagal nang naghahanap buhay sa kalye, whether may nakinabang sa kalang local officials o kaya meron silang pinaglalagyan, meaning pinagbubutawan na mga grupo ng mga tao, whether legal or illegal. At ngayon sa pagdaan po ng infrastruktura para sa mabuti at magandang kinabukasan, sila ay natamaan, tayo ay natamaan. Likas na po sa Pilipino ang masyadong mareklamo. Pero gusto ko lang po sanang sabihin, sa bawat kilos patungo sa ganap na pagbabago, hindi ho maiwasan na meron hong tatamaan. Tatamaan at tatamaan tayo. Kami lang ho, tingnan ninyo dito. Tinamaan kami sa matinding sikip ng trapiko. Pero tingnan ninyo infrastruktura. Di ho ba ito yung solusyon para mapaluwag ang trapiko? So, instead na magreklamo, ang akin pong damdamin dito ay ang makiisa at makisang-ayon. Hindi makipagsang-ayon, makiisa sa mga illegal na gawain, sa mga pandarambong, kundi sa mga tiisin. Ang sabi ng banal na kasulatan, makibahagi tayo sa pasanin ng iba. Makiisa tayo sa pasanin at kabigatan ng iba, sapagkat ito ang layunin ng banal na kasulatan o kaya ng Ebanghelyo ni Kristo na tayo'y huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Mga kababayan ko, kung ikaw ay nasa ibayong dagat at nakasanayan mo na napakagaganda ng mga infrastruktura doon, napakagaganda ng kalamang pasilidad doon,
tayo ho ay patungo pa lang doon. So it requires a lot of patience. It requires a lot of perseverance. Tulad ho nito, once matapos ho itong second layer ng highway na ito, traversing Makati, Manila towards the North Luzon Expressway para idugtong doon sa South Expressway, naku po, looking forward for a better future, for a better Philippines. No po, so sa mga kababayan natin na nasasaktan ho at nagkaroon sila ng masamang mga damdamin sa ganitong infrastruktura, normal lang ho yun. Tayong lahat ho ay tatamaan. Imagine niyo ho, kapag sino mang pamahalaan na walang ginagawa para sa magandang kinabukasan, di ho ba masakit din sa atin? O ngayon, may ginagawa para sa magandang kinabukasan, regardless kung sino pa silang nakaupo doon, sapagkat gawain nila talaga ho yan eh. Oho, hindi ho ako makapamahalaan. Of course, sabi ng banal na kasulatan, lalo na sa bahagi po ng aklat ng Roma, sino mang nakaupo sa pamamahala sa ibabaw natin, dapat suportahan, ipanalangin upang magkaroon tayo ng mapayapang pamamayan. Alright, pamamayan. Ibig sabihin, mapayapang paninirahan sa ating bayan. Miski sino pa ang maupo dyan, at miski gaano pa ka-traffic ito, tignan ninyo ho, naka-hands-free po ako, don't worry. Alam ko po yung anti-destructive driving law. At nakikita nyo po, naka-hands-free po yung aking mobile. Gusto ko lang pong mag-share sa ating mga kababayan na kung hinahangad natin, ulitin ko, kahit personal na pamumuhay, ang isang magandang kinabukasan, we have to really pay the price. By the way, on the way ako sa isang company na nagre-request po sila ng John Maxwell's training bilang requirement po ng kanilang ISO certification for 2020-2021. So, isa po yan sa mga requirements nila. At mag-uusap kami ngayon para desisyonan yung material na gagamitin, kung saan ay magsuswak dapat sa kanilang pangangailangan, hindi lang para ma-certify, kundi magkaroon ng mabuting benepisyo, maging fruitful ito sa kanilang operations at saka sa kanilang mga empleyado in a personal basis, no po, sapagkat ang transformation must happen, and it should happen coming from each individual who will really learn how to embrace, alright, embracing the principles, not necessarily all the methodology, no, basta yung principle ng pagbabago, pag-asenso, pag-unlad ng buhay, alright, ng kabuhayan, and then ang pamilya, because family or the home is the basic unit of the society. So kung makapag-produce tayo ng isang mabuting mga mamamayan for the future, alright, not necessarily sa simbahan lang natin ito gagawin. Magagawa natin ito sa mga campuses. Mag-start tayo ng small group, okay? Mag-start tayo ng life group sa mga campuses, sa mga pamayanan. Meron kaming kasama si Pastora Roma Sugas sa ilalim ng puno. Literally, sa ilalim ng puno. Every Tuesday morning, natutuwa ako sa kanila, na-encourage ako sa kanila pag nakikita ko ang women's group. Sa ilalim ng puno, may trapal, may mga payong, nagpapayong sila Tuesday morning. Meron siyang life group na ganun. Ganyan ho, kung kailangan natin ng pagbabago, yan, isuswitch ko lang yung camera para makita ninyo yung harapan. Kung kailangan natin yung pagbabago, yan, ganyan ho. Merong lugar na wawasakin, merong lugar na bubutasin, merong lansangan na maisasara, tulad ho niya, no? Tingnan nyo ho, oh, tingnan ninyo. Di po ba, ang laki, ang laki ng infrastruktura, ang laki ng proyekto, ang laki ng gastos, ang laki ho ng hirap, ang laki ho ng dusa. Bakit ho? Malaking kaginhawaan ang tinatarget ng lahat. So ibig sabihin, no, kung malaking tagumpay ang gusto mo sa buhay, malaking challenge din.
ang kailangan mong tawirin. Katulad ho ng Joshua chapter 1 from verse 1 to 18. Pagkamatay na pagkamatay ni Moses na alagad ng Panginoon, ang sabi ng Diyos kay Josue, o ngayon huwag ka matakot, maging matatag ka, maging matibay ka, maging matapang ka. Alright? Tumawid kayo, tawirin ninyo ang lupang pangako. Kasama mo ang more than 2 million, mga around 3 million na mga tao, kasama yung mga bata. Nasa more than 3 million sila pagbibilang mo mga bata at mga babae at mga matatanda. Pero ang karamihan doon na nanggaling na ng Egypt ay mga nangamatay na. So bagong henerasyon, bagong leadership. Bagong henerasyon, bagong leadership sa isang napakalaking misyon. At tatawirin nila ang Jordan River, na to us, ang Jordan River, meron din tayong mga Jordan River sa buhay. Ano to? Ito yung mga hadlang. Ito yung mga incapabilities natin. Ito yung mga dead ends natin, mga end of the roads natin, na kailangan nating i-break yung limits, alright, para marating natin yung tagumpay. At ang maganda lang, sabi ng Panginoon, be strong and be of good courage. Do not be dismayed so that you can carefully observe or follow and obey every part of the word that I have commanded you. Huwag kang matatakot, huwag kang mapanghinaan ng loob, huwag kang manlulupaypay. Do not be dismayed, but be strong and be very courageous. Huwag kang magiging matarantahin. Alright? Bakit kaya? Upang maganap mo, masunod mo, magawa mo ang lahat ng mga itinatagubilin ko sa iyo sa pamamagitan ng ipinag-uutos ko. Bakit ho kaya? Kapag ka ho ang isang tao ay madaling mataranta, may pagbabagong dadating, gigibain yung ganito. Tingnan nyo ho, ang laking mga ginigiba ho. Tingnan ninyo yung mga nadi-displaced na mga yan, ayaw umalis dyan. O ayaw po silang mamaliitin. Pero yung mga taong katulad niyan, ayaw yakapin yung pagbabago, hindi rin nila makakamtan yung ganap na pagbabago ng kanilang magiging buhay kinabukasan. If you will just hold on and cling to what is today, ito lang yung kabuhayan mo, ito lang yung lugar mo, wala kang pag-asa sa hinaharap. Kung ang mga Israelita ho, ang makita nila yung Jordan River, sasabihin nila, patay na tayo dyan. Hindi tayo pwedeng tumawid dyan. Hindi natin mararating yung lupang ibinigay ng Panginoon para sa atin. Kasi may ilog Jordan. Hanggang dito na lang tayo nyan. Naku, ano na lang ho mangyayari? Ano na lang ho mangyayari? Ibig sabihin ho, limitado. At masasacrifice natin, sacrificing what good life is waiting ahead of us. Di ba? Katulad ho, kapag naglalakbay ka patungo sa isang lugar, lumiko tayo ng Del Monte kasi mas maganda rito kapag nagbiak na bato or ito pong kasunod na kalye, dito tayo dadaan. Kapag ka ho, ang titignan natin, lahat na lang ng hadlang, lahat na lang ng balakid, eh hindi ho natin mararating ang magandang kinabukasan. Ni hindi ho natin makakamtan yung magandang lugar o pagpapala na kung saan ay ibinigay na ng Panginoon sa atin dahilan po sa ating kawalan ng determinasyon. Alright? So, ang maiiwanan ko sa inyo ay kung nais natin ng pagbabago, kung nais natin ng tagumpay, kung nais natin mapagpapala ang ating buhay, harapin natin ang bawat challenge, harapin natin ang bawat bagay na nais ng Diyos na harapin natin ng matagumpay. Sa kurang sabi ng Panginoon kay Josue, saan mang dako, itatapak ninyo ang inyong mga paa, yang lugar na yan, mga lugar na yan, ay naibigay ko na sa inyo. Inyo na kasi yan eh.
Kung hindi nila sinunod ang tagubili ng Panginoon at hindi nila tinawid yung ilog Jordan, kailanman hinding-hindi nila makakamtan ang lupaing ibinigay na sa kanila ng Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi sana nakapuesto ang Israel kung saan ang bayang Israel ngayon ay naroroon. Isang magandang aral ng buhay, hindi o ba? Nakapagka... Hi, good morning, Charles, Concon, Julita, Rini Pio, Jasmine Duaman, Landero, Rohailan, thank you for watching. Ma'am Tess Adones Ribosora, thank you for watching. OG Rivera, thank you for watching. Brother Glenn, thank you for watching. Hi, Mire Glenn Reyes C, thank you for watching. Pastor Ludi Niturada from La Union Assembly of God sa Pugo, thank you for watching. Sister Wena Salcedo Sumuga, thank you for watching. Brother Ricky Balbeja, thank you for watching. Jemayama Emmanuel, thank you for watching. Sister Beth Punay, thank you for watching. Pastor Johnny Ordonio Hiligaynon District Council Superintendent, thank you for watching. Classmate Apolinar Nar Labiste, thank you for watching. Yeah, Sydney Emily Fernandez Dance, you're watching coming from Texas. Pastor Mimi Lasaga, you're watching from Ormoc City, sir. Bethel Assembly of God, atin pong men's ministry director doon sa Eastern Visayas. Alright, Brother Rico Sibayan, thank you for watching. Ay Agustin, thank you for watching. Denver Maso, thank you for watching. Mas marami palang nanonood ganitong oras eh. Alright, Ma'am Tess Mendizabal Ibasan, thank you for watching. Nivram or Marvin Nivram Marvin, thank you for watching. Alright, wow, praise the Lord. Kuya George, thank you for watching. Pastor Harold Cruz, kanina lang nanood ako sa inyo usapang OFW. Yan, kasama si Engineer Estabilio. I believe Engineer Estabilio is the father of Grace Estabilio, right? Nakasama sa DZS. Okay. Doktora Elia Tihada, you're watching coming from the United States of America. Vivian Manuel, you're watching coming from Tondo. Wow! Ang dami nilang nanonood ah. Okay, babalikan ko lang ho. Kung nais nyo po, ako rin ho eh, nais ko rin po ng tagumpay eh. Alright, don't worry, umistop na muna ako dito. Ako rin ho eh, gusto ko rin ng tagumpay. Gusto ko rin ho ng extraordinary na uri ng pag-unlad sa buhay at sa mga bagay-bagay na gustong ipagawa ng Panginoon. Kaya I have learned to embrace change. Okay, maganda yun. Learning to embrace change. Number two, embracing challenges. Not embracing na hawakan mo na lang ano, kundi sa pag-embrace mo kasi ng challenges, ando doon yung learning eh. Ano man yung trial na dumating sa buhay. Okay, kung isa-isahin ko lang ho ang trial ng isang lingkod ng Panginoon, ano ho, na personally kong naranasan, ano, inside and outside the realm of the family, respectively, alright? Mga family namin, mga pastor, inside and outside church, we've seen a lot of different kinds of trials and difficulties. But you know what? The most important thing to know is this: we can surely make our trials and even every difficulty, okay, as our friends to build up the momentum for us to be able to shoot up to where God wants to place us. Wala yatang taong naging achiever kung hindi sila natutong labanan yung kanilang takot. So, embracing trials, learning coming from our situations, then overcoming fear. Basic eh. Basic.
Pero ito lang po yung natutunan ko. Nabubulol po ako. Ito lang po kasi yung natutunan ko. Maraming tao, very much potential yung kanilang future. Naging casualty. Maraming tao, ang ganda ng future na nakalaan para sa kanila, and they were never able to achieve it. Why? Because of fear. Number two, because hindi sila lumapit sa mga taong pwedeng magiging katuwang at maaring tumulong sa kanila. Ito pong aking i-message this tomorrow. Yung breaking limits. Yung breaking limits po, inspired po ako sa message ng atin pong senior pastor, Dr. Dave Sobrepeña. Yung kanyang pamusong mensahe na beyond limits. Yung breaking limits po ay understanding the characteristics of your limitations, your hindrances, your situations, your circumstances, understanding the characteristics of your dead end. Now, I am sharing you my personal view, okay? Understanding the characteristics of your dead end. And then, planning with faith and carefully how to break that dead end. So, breaking limits. Sa buhay natin, ang daming limitasyon. Sa buhay natin, ang daming limitless. Isang endless list ng limitations. But praise the Lord, in every limitation, ang sabi ng Panginoon kay Josue, if you do accordingly and carefully obey, remember this, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng dako na tatapakan mo, tatapakan ninyo, dahil yung mga lugar na yan ay ibinigay ko na sa inyo noon pa man. Tama. Ano lang kailangan natin gawin is to trust in the Lord, fulfill God's will. Kung meron siya mga balakid na ipinapaharap sa atin, harapin, i-overcome natin. Natural, matatakot ka, magkaroon ka ng pangamba. Kung tatanungin mo ako, how many nights I was not able to sleep because of burdens, because of the heaviness of the load of those trials and circumstances that God had allowed me to see and experience personally, not only me, myself, my wife, my four children, our apo, dalawa naming sons-in-law. Woo! Praise God! Kung alam nyo lang, kung pwede ko lang i-detalye, kung pwede ko lang i-share, mga pangamba, pag-aalala, yung mga questions na paano na, kung mangyari ito, kung magkakaganon, ano nang gagawin natin? Alam ko ho, yung mga nagtatrabaho sa corporate, ganun din eh. Alam ko ho, yung mga nag-aaral at pumapalpak, ganun din ang kalang-alalahan din eh. Na-share sa akin ang aking mga anak kapag meron ng parang isip pa lang nila, meron na silang failing grades. Wala pa yung report card ha, meron na silang failing grades. Isip pa lang nila. Alam nyo ho, doon nag-start na yung puso ko naging matatag sa bawat problema. Pag may problema akong nakikita, dahil na-prove ko ang potentiality ng taong ito na inilagay ng Lord sa loob ng katawan na ito, yung potentiality, every one of us, meron tayong uniqueness from each other, meron tayong potentiality. Ang maganda lang sinabi ng Lord kay Josue. At ito rin naman ang sinabi ng Lord sa ating lahat ng mga mananampalataya. Kung mababasa ninyo sa aklat ng Hebreo 13:5, pareho din, ito pa rin ang Diyos natin ngayon, Panginoon nila Josue na nagsabi,
My presence shall abide with you wherever you go. I will be with you forever. Na siya rin nagsabi, I will not leave you. I will not forsake you. Gusto mo ng asenso? Gusto mo ng tagumpay? Yakapin. Okay? Ang mga challenges. We have to learn to trust God during trials and difficulties. We have to spot every opportunity trials and hardships may bring. Number four, let us make our trials and our sufferings as friends that will help us build our momentum. And then number five, break limits by the momentum God gives, because His presence will always be with us. Shalom, this is Bob Miramar sa broadcast po ng The Day of Hope in the Lord Jesus Christ. Always remember that five things, okay? Always remember that. And then, you will surely examine the Word of God giving us instructions, paving us the way. Bubuin ang Panginoon yung daraanan natin, yung landas natin, because God can really make ways even in the wilderness. God will make a way. Our wilderness ay yung ating mga Jordan. Ang mga Jordan natin, yun yung mga hindrances natin. Yung mga hindrances natin, yun yung mga incapabilities natin, yung mga intimidation natin, yung mga roadblocks natin, yung mga dead ends natin, mga end of the roads natin. But praise God, meron tayong Diyos at Panginoon who knows how to destroy our Jericho wall. Salamat sa Panginoon. Ang tagumpay mo, kapatid, ay isang hakbang na lang. Never give up. You just tell yourself, never give up. Now, if you find something that is really helpful in this live broadcast at na-enlighten ho tayo, pakiusap lang ho. I-share natin ito sa iba. I-share natin ito sa ating mahal sa buhay. Whether anak, asawa, kapatid, nanay, tatay, bienan, bayaw, hipag, apo, i-share natin ito. Sapagkat lagi kong sinasabi sa atin po mga kapatiran na dumaranas po ng mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, ang sabi ko sa kanila, never think that you are allowed by God to suffer because you have to suffer and God loves to see you suffering. Never, never. Kung meron ho tayo mga anak, meron ho tayong pamilya na nakatunghay sa atin, so therefore, ina-allow ito ng Panginoon na makaranas tayo ng ganitong uri ng mga suffering sa buhay. Ina-allow ito ng Panginoon. Bakit ho? Para matuto ang ating mga mahal sa buhay na nag-o-observe sa atin kung ano yung ating magiging reaksyon. Ano yung ating uri ng pag-receive ng mga pangyayaring ito? Ano yung ating mga proactive move? Yes, amen po. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. At salamat din po sa inyong pag-appreciate ng atin pong mga momentary sharing, because I strongly believe in my heart. Church is not limited inside the four corners of our buildings. Church is not limited with our address. Church is not limited by the hours and the days kung saan nakaschedule ang ating gawain. The Church of the Lord Jesus Christ must expand and grow wherever, whenever, however, regardless if I am in the office or I am on the road, regardless if I am not with you personally, but we can use every capability. Meron kang internet, meron kang mobile phone, we can bring the church to people wherever. Makikita niyo yan, ang lalaking construction, at makikita ninyo yan, yung chaos sa traffic, sapagkat namatay na po yung mga traffic signal lights
dahilan sa naputol na po, severed na po yung kanilang power connections at saka yung kanilang computerized analytic or analysis unit. Dahil po may mga intersections po na literally ay nilagyan po ng traffic engineers natin ng mga sensors under intersections. May mga sensor po yung iba natin mga kalsada para wala na pong traffic enforcer ang magmaman at wala na rin pong camera o computer ang magmomonitor. Ang ginawa po ng ating mga traffic engineers ay nilagyan po ng sensor kung ilang intersections yan. Kung halimbawa sa isang crossing ay merong mga anim na mga road crossings yan. Ibig sabihin, anim na mga lansangan ang nagkikita-kita. Every 500 meters ng anim na lansangan na yan, bago sila mag-meet, may mga sensors sa ilalim po para i-determine yung weight ng traffic na nasa ibabaw niya. Alright? So, siguro, hindi lahat ng tao alam ito eh. Katulad po sa amin sa Santa Mesa. Yung mga area doon, may mga sensor yon. Okay? Kasi malapit po sa Malacañang. Aling kalsada po ba sa pakiramdam ng mga sensor sensing devices sa ilalim ang mabigat na mabigat yung load? Yun po yung bibigyan ng go. Ayan. Mag-go po yon. So meron yung sensors sa ilalim. Bukod pa sa mga newly installed na mga camera na kung saan ay ang traffic bureau ay nagmo-monitor kapag nakikita nila na tambak-tambak na yung vehikulo sa isang kalye at yung ibang kalye naman ay maluwag pa, ito yung isu-switch nila para mag-on, mag-green signal light yung traffic light para tuloy-tuloy na dumaloy, tuloy-tuloy hanggang sa mahatak po yung build-up ng traffic hanggang sa ma-regulate na nila and then babalik na po yung regular na kung ilang minuto yung binibigay nila sa bawat intersection. Parang buhay lang din po eh. Binigyan tayo ng sensor ng Panginoon sa puso natin para matuto tayong magpasakop sa Diyos, mag-surrender sa Diyos ng ating kabigatan para ma-unload po tayo ng Holy Spirit because the Holy Spirit po ang sensor ng ating buhay. Masisense natin ang direksyon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang still small voice and then magagawa natin kung ano yung nararapat nating gawin. Magandang tanghali po, Friday afternoon, lunchtime, enjoy your lunch and then ako naman po ay makipag meeting sa hindi kalayuan. Maraming salamat po. I-share ninyo and then pwede nyo po itong i-download para ma-record ninyo at magagamit ninyo sa inyong mga small groups meeting para yung mga bahagi nito pwede ninyong i-cut ito, gawin ninyong mga episodes at kuhanin po yung mga nilalaman. Ito po ay hindi copyrighted. Ito po ay sinadya ko pong publicly distributed and shared. So wala po kayong alalahanin sa akin, wala po kayong alalahanin sa church na akin pong pinangungunahan ni sa aking pamilya. I am giving you this for freedom kung paano ninyo gamitin. Huwag lang ho sa masama, okay? Gamitin niyo ito sa ikalalakas ng pananampalataya. Maraming salamat po mga ka-Facebook Live friends at i-share ninyo ito. Bob Miramar once again and please visit our YouTube channel. Ako po ay nag-create ng iba't ibang mga video doon, iba't ibang concern, iba't ibang title. At paki-like nyo lang po doon at mag-subscribe po kayo para matulungan ninyo tayo na umarangkada po yung ating YouTube channel. Bakit ho? Pag nailagay na po sa primary list yung atin pong YouTube channel, all over around the world, whether bundok, ilalim ng lupa, sa mga himpapawid, karagatan, okay, ilalim ng dagat, basta merong internet signal, merong internet signal, what will happen? People will watch and people shall be enlightened because all what we want to do is to be of help. Rather than asking for help, we would like to share help. Alright? So maraming salamat po. Share my help. God bless you. Shalom. At ipanalangin natin ang Mendoza family sa kanila pong sitwasyon ngayon wherein yung kalang patriarka ay umuwi na po sa langit. But there is joy in heaven although may sorrow dito po sa lupa at sa family. Shalom. God bless you.
At gawin nating matagumpay ang lahat ng mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin, anuman po yung kanyang iniiwan sa atin. God bless!